sorry. Ano, I'm sorry. Hindi kasi ako nakikinig. Nag-text kasi ako sa running here. Hindi po. Ako na po. There you go. Yung phone niyo po. I'll check it later. I'm sure it'll be fine. Okay? Nahagis ko lang po kasi itong mga papel eh. Ayusin ko lang po. Okay ka na? Opo. Okay lang po. Han, don't forget about our meeting later. Oh, sige Han. Sabay na ako sa'yo. Okay. By the way, Corrine, my phone's just fine. Don't worry. See you. Mac. Han. Kamusta na kaya ate mo? Okay kaya siya sa trabaho niya ngayon? Si ate pa ba? Sigurado ako nakapag-adjust na yun. Sa bagay, galing kasi ni Corrine eh. Bilis pa matuto. Tapos, galing pa niya makipag-usap sa mga tao. Parang ang lahat nasa kanya na eh. Kaya nga lagi kasi palpal kaya. Sabi mo? Wala! Sabi ko, magbabalat pa ako ng patatas pag-uwi sa bahay, kaya gusto mo. Kaya ikaw, Bea, tumulad ka sa ate mo. Maganda na, matalino pa, talented pa. Ikaw kaya, magkaroon ka kaya ng medal pag graduate mo ng high school? Alam mo, Joel, kinaawa na ako kay ate. Ha? Bakit? Sigurado ako nabubulunan na yun. Ano? Ba't mo alam? Panay kasi banggit mo sa kanya eh. Kanina pa. Papaniwala ka sa mga ganun. Ba't naman ako? Dami nag-iisip sa akin pero hindi naman ako nabubulunan eh. Kapal. Tingin mo, Bea, ano kaya oras uwi ang ate mo ngayon? Di ba may number ka niya? Eh, di text mo. Teka nga lang. Kanina pa kita di makausap na matino, ah. Pasalamat ka nga, nakikisakay ka na dito ng libre. Kahit ang bigat-bigat mo. Salamat. Brian, kakarating mo pala? Tanghali na. Bakit ate, kailangan ko ba pumasok ng 9 AM? Hindi naman ako employee ah. If I remember it right, sabi sa last will and testament ni Dad na kumplituhin ko lang 40 hours a month para ma-release yung tuition at allowance ko. Oo nga, but you still have to come early. It is part of Dad's will and testament that you learn discipline at masanay ka na magtrabaho dito because you are going to run this company someday. Ako? Sure ka ate? Iba yata yung naririnig ko. Na hindi na Briones ang magpapatakbo ng company someday. Ryan! I'm sorry, hon. It's okay. All of you to formulate strategies and solutions on how to further your department, okay? And you'll be having a presentation day after tomorrow, okay? Thank you, everybody. I'll see you then. See you tomorrow. Okay. So, lunch tayo? Sure, I'd love to. Do you mind if I invite Corrine to join us? Don't worry, kinausap ko na siya. Well, it might be a little bit too soon. She might not be comfortable. Baka ma-awkward yung bata, hindi siya makakain. Kawawa naman. Hindi lang siya sanay sa'yo. Kaya kailangan, magkaharap na kayo. You know what? It's her first day. Inoorient mo pa siya sa trabaho niya. You know, you're being her boss. I think you deserve this one-on-one time with your daughter. Are you sure? Yes, I'm sure. Thank you for being so understanding.
Hindi tayo magtatagal na ganito katagal if I wasn't understanding. I'll see you later, okay? Have a good lunch. Okay. And I'll see you later. Okay? Anak, lunch break na. Kaya tayo. Kung gusto mong kainin. Alam ko na, paborito mo, pizza. Anak, yung bracelet mo, kanina suot mo yun ah. Ba't wala na? Hinubad ko po. Ha? Bakit? Baka po kasi magtaka yung mga empleyado dito. Baka isipin nila, ba't may ganun ako kamahal na gamit? Hindi ka man pwedeng sabihin galing sa tatay ko. Apprentice lang ako dito, di ba? Anak, tungkol doon sa sinabi ko, yung apprentice, pasensya ka na, pero kailangan kong gawin yun. Para din kasi sa'yo yun eh. Ayoko namang pag-usapan ka ng mga tao dito. Okay, mag-alala tayo. Alam kong isa yan sa mga kailangan kong tanggapin bilang apprentice dito. Anak, pasensya ka na ha. Halika na, kain na tayo. Ay, anak. Magkano sitaw? 20 lang po isang order. Ilan do bumgan? 30 lang po. Mare! Hello, Mare. May ni-refer sa akin na co-op na magpapaloon sa atin. Basta mag-ready ka bukas at sasamahan kita, ha? Talaga, Mare? Naku, salamat, ha? Sige, Mare. You know, we should go out soon. I miss going out. Yeah, sure. Lalo na, hindi na kayo pwede magsabay umuwi ni Leandro. Don't deny it, too. Alam ko na hatid sundo ni Leandro yung anak niya. He's being protective. Bakit pumayag ka? No, in the first place, bakit pumayag ka na magtrabaho sa kumpanya mo yung bata? She needed a job. Simple. Bakit kailangan dito? Hindi mo ba naisip, Tony, kung anong sasabihin ng mga tao pag nalaman nila na anak niya sa legal wife niya? And what would that make you look like? Tony, lalong may emphasize na mistress ka. I am not his mistress. Hiwalay na sila nung nagsama kami ni Leandro. I am his domestic partner and his common law wife. Tony, ang galing sabihin niya nung nasa Canada kayo kasi malayo yung legal wife na. E nandito na kayo sa Pilipinas. Sa mata ng mga tao, kapit ka lang hanggat hindi naaanal ang kasal nila. We have been talking about it. We've been making plans. Sila dapat, Tony. Not you. It's their marriage and you are not part of it. Silang mag-asawa ang dapat mag-usap tungkol sa annulment. Kung may plano man sila. Anak, sure ka? Dito ka na lang? Opo, Tay. Anak, papigay naman pala nito kay Bea. Pakisabi sa kanya na miss ko na siya. Tsaka, kiss mo na rin siya para sa akin, ha? Sige po, salamat po. Oh, sige na, good night. Salamat po. Ingat, nak. Tara na.
Kapatid na kita. Ano naman yan? Kaya yan, doon sa barkada ko. Na-injury sa basketball eh. Hiram ko muna. Boundary na lang. Sino yung kasama mo? Ha? Yung nagatid sa'yo, yung nakakotse, sino yun? Uy, pati ka sumasagot. Sino yung kasama mo kanina? Yun? Boss ko. Boss, sinahatid ng bagong empleyado? Meron bang ganun? Uy, wala naman yun eh. On the way naman daw sa bahay niya. Okay lang. Siya rin ba may bigay niyang donut na yan? Oo. Boss, nagbibigay ng regalo sa empleyado? Meron bang ganun? Incentive. Incentive? Ano yun? Palibhasa kasi, di yung panarasa magtrabaho sa opisina. Kaya kung wala kang alam, pwede ba? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ano, hindi mo ba ako sasakay dyan? Tara na. Sige na. Tara. Hoy! Tara na! Sige, tara na. Magkano? Wala. Kaya mo na. Libre mo na ako ng fishball pag sumeldo ka. Sige. Salamat. Corrine, kamusta yung araw mo? Mabuti naman po. Magandang gabi po, Ninang. Ah, Joel. Ano po? Ate, ano yung dala mo? Bigay ng boss ko. Pampawelcome to dun sa mga bago. Mamaya na pagkain. Hmm? Ikaw, Joel, donut. Ayoko. Hindi ako makakain pag di ko alam kung kanino galing. Di ba nga sabi ni ate sa boss niya? Eh, sino ba yung boss niya? Ni pangalan niya, hindi ko alam eh. Oo nga, Corrine. Ano nga palang pangalan ng boss mo? Corrine. Ano ang pangalan ng boss mo? Si Mr. Isidro po. Mr. Santiago Isidro. Isidro. Sino yun? Taga saan yun? Nakatumigil na nga kayong dalawa. Corrine, pumasok ka na doon sa loob para makapagbihis ka na, ha? Opo, Nay. Tatapusin ko lang to dito, ha? Well, there's my baby boy. I missed you. Can I have a kiss? Good evening, ma'am. Why are you looking at me like that? I told you, I'm not a baby anymore. Okay, I'm sorry, big boy. My binata. Now, can I have my kiss, please? Mmm, sarap. Where's daddy? Still working. Then why are you already home? Well, because I said I miss my baby boy. I mean, my big boy so much, I wanted to come home. Tito's here with his friends. Tito Ryan? Apo. Hindi mo yung kaya dun. Walang papasok. Uy! Men! Sumahan ba pa yun? Men! Bro! Sige, sige. Okay, no. Pagbigyan ka na. Yan. Yan. Nice! Hustler? Yeah! Ryan, can I talk to you? Dude, si Storm nandiyan. Kailan yun? Ryan! Dude, ikaw na. Sige na, go! Ryan. I need to talk to you. Dude, kayo muna. Saglit lang ako. Excuse us. Teka na, yun. Game. Ano ba yun? Bilis, we're playing. I need to talk to you. Ate, di ba? Nag-usap na tayo kanina sa office.
half-day ka lang pumasok sa work kanina. Paano mo makukumpleto 40 hours a month mo? Malapit na ang enrollment. I know. Kaya nga pumasok ko kanina. Then I'll come back tomorrow, the next week, para ma-release na yung money. Para makapag-enroll na ako. Eh, makakapag-enroll ka ba? Ang dami mong incomplete na requirement from last semester. You're being very irresponsible, Ryan. Ryan? Bro! Mga bro! Tara, let's go! Bilis, tara! Kailangan ko nang malis dito. Gagawin mo? Hindi ka ba natatakot? Natatakot? Saan? Parang mo na kasing niloloko si nanay eh. Pati nga pangalan ng boss mo. Sensa mo na kinuha. Tingin mo ba ini-enjoy ko to? Yung makasama sa office ni tatay. Tapos, pag-uwi ko ng bahay, hindi ko mamukwento yung totoo kay nanay. Mahirap din para sa akin to, Bea. Kaya nga ako natatakot, ate. Baka saan mauwi lahat to? Pinapangako ko sa'yo, Bea. Kung may kauwian man to, sa katuparan niyo ng pangarap ko. Para sa inyo ni nanay. Basta promise ko sa'yo, sa maganda mong uwi lahat to. Promise yun, ate, ah. Hindi mo pa kita hinihintay, Han. Sorry, Han. Grabe kasi yung traffic. Ibang klase. I know. I saw sa news. Kumain ka na ba? Hindi pa, pero can I just have water, please? Okay, I'll get you water. Thank you. You know, I already ate, pero kung gusto mo kumain, I was gonna make you something. Oh, no, thanks. Water is fine. Deal with him. When we were kids, we used to be so close, and now I can't talk to him. Do you want me to talk to him? Malay mo, baka lalaki sa lalaki, mag-open up siya. And I don't think that's gonna work, but thank you for the support. That's why I'm here, to give you my full support. And I'm also here to give you my support. That's why we're perfect for each other, right? May ibang pamilya, Sir Leandro. Oh my God, ayan siya. Ikaw kasi yung ingay-ingay mo eh. Kung natin yung makis... Sabihin mo
mo sa boss mo, pag hinanap ako, maglilinis ako, okay? Sige po, sir. Miss, doon ni CR. Pero lakit to eh. Ha? May ari ng building. Tigalinis ka mo ng CR. Yabang kasi. Baka yabang talaga. Tagalinis na CR. Poging tagalinis na CR. The details from this morning's meeting. Later this afternoon, I will send the files to your office. Okay, I like that. Oh, good. Ryan! Ryan, what are you doing? I'm trying to earn my allowance and tuition. Tony? Yeah. I mean, why are you doing that? Hindi yan ang dapat na ginagawa mo. Go to HR and they'll tell you what department you're supposed to be in today. Janitorial work ang gusto ko. May problema ka ba dun, ate? Wala akong problema dun. But that is not the skill that Dad wants you to learn. Walang sinabi si Dad na kailangan ko matuto ng skills. Kailangan ko lang magtrabaho ng 40 hours a month at ito ang gusto ko. Excuse me. I said excuse. I said excuse. Excuse me. Excuse me. Oy, oy, mga tol! Yeah. Oh, tol, kumusta? Kumusta? Yan! Alam mo ba yan? Oh, hindi ka kakabayan nyo dyan. Kain na lang may nakatupag lang. Oo. Kain pa. Si Ryan, ba't kayo nagmama? Dapat, doon kayo sa opisina ng boss. Eh, dito gusto kong office eh. Kasama kayo. Mas masaya ako dito. Ito yan ha? O ano? Sabi-sabi lang tayo mag-lunch mamaya. Okay, yep. Go. Sir, sa dati ha? Sagot ko. Yun. Ito yan ha? Ito yan ha? Ito. Masarap na naman ito. Libre na naman. Ito, puro libre. Talaga, wala lang kinatupag kundi pagkain. As usual. Si Ryan, ito pa rin nagbabago. Kahit na nabubuhay pa dati mo, sa amin ka na tumatambay nung sinasama ka niya dito. Kayo naman. Basta, tatandaan nyo, hanggat nandito kayo, nandito rin ako. Wow! Ang sarap naman pakinggan, no? Totoo yun, sir? Wala, sige na, kumain. Uy, isang patsapa! Type, pwede po ba after lunch lang ako pumasok bukas? May ipapasa pa po kasi akong requirements sa school eh. Oo naman ha, walang problema. Yung tuition mo, kailangan mo ba? Ah, hindi pa naman po. Sa enrollment na lang. O, samahan na lang kita. Hindi na, okay lang, Tay. Oo, sige. O, antayin mo ako dito, kukunin ko lang yung kotse sa parking, ha? Sige po. Birth certificate, good moral character. Enrollment na ba sa UDM, ate? Magsasubmit pala ako ng requirements bukas. Physical exam na lang. Pero sa UDM clinic naman na to eh. Alam mo, speaking of UDM, hindi lang naman pala akong working student dun eh. Naalala mo yung lalaki, yung nasampal ko dun sa entrance exam? Tatrabaho din pala yung kinatatay. Working student? Akala ko ba mga mayayaman nag-aaral sa UDM? Di naman siguro lahat. Meron din namang umaasa lang sa scholarship, katulad ko. Ano bang trabaho niya dun, ate? Janitor. Janitor? Nag-aaral sa UDM, janitor? Oo. Hindi nga siya naiyang maglinis ng CR eh. Nakakabilib nga eh. Hindi lang siguro mayabang. Alam mo, kung makaporma siya at kung makapagsalita, kala mo mayaman.
Siguro impluensya na lang yun ng mga classmates niya. Baka matagal yung nag-aaral doon, kaya nakapag-adjust na din. Eh, ikaw kaya, ate. Pag nagtagal ka sa UDM, maging tunog at porma mayamang ka na rin ba? Paano naman? Oh, yeah, right! I know, right? Ganun din ba magsalita yung pinaka-boss niya ate sa office? Yung asawa ni tatay? Nakikita mo ba yun, ate? Nakausap mo na ba? Buti, hindi ka sinusunglitan mo. Mukha naman mabait eh. Tsaka parang okay naman sa kanya, nagtatrabaho ko dun. Kung si nanay yun, baka di pumayag. Kinukumpara mo ba si nanay dun, ate? Baka mamay sa kanya ka nalang kakampi ah. Oh, hindi ah. Sinasabi ko lang di siya masungit. Pero siyempre team nanay pa din ako. Promise yun, ate. Team nanay tayo palagi. Hindi lang naman siya yung kalaban natin. Ano? This is Andrew. Kapatid mo siya. Wala. Wala. Baka kulang pa to eh.